And guys, good morning po. Saan man kayo naroroon, no? So, andito tayo. So, pag-usapan naman natin ngayon ang Article 90 ng Revised Penal Code. Ang ibig sabihin, ang Article 90 is summary about prescription of crime. Prescribe or time. Ang usapan dito yung time. Kailan ba naglalapse yung pag-filing ng case? Siyempre, upon notice ng crime, upon discover ng crime. So, in summary, ang binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-file ng kaso. Kasi hindi yung kaso, porque may kaso, ay dapat wala na rin expiration. Mayroon din po yung expiration ang pagpapile ng kaso. Pero huwag kayong mag-alala at ito ay mahahaba naman. So, iisa-isahin natin yung prescribed time ng penalty o ng crime. So, you know. So, umpisahan natin sa mataas. Ano ba? O, sige, umpisahan natin sa mataas. By the way, guys, kung first time kayo sa aking channel, no, my name is Polisya Ko, at your service. So, reminders again, ay hindi po tayo attorney. Isa po tayong criminalistic. Licensed criminology, in short. Okay? Para lang sa inyong kaalaman. So, sa mga doubted, you can verify my PRC license. Diyan sa PRC, siyempre, sampa. So, nan-details diyan sa ating page. Ngayon kayo punta tayo sa prescription of crime, no? So, yung ang binabasihan dito sa prescription of crime sa oras, sa time, ay ang penalty. Sisipatin natin yung penalty kung yung naganap na crime ay pwede pa bang, valid pa ba, hindi pa ba na-extinct, excluded ang liability ng isang suspect. So, unahin natin yung mataas. So, yung mga ang prescription time to years, ha? Years. So, 20 years. Dapat within 20 years makapag-file kayo or tayo ng kaso sa mga crime na ang parusa ay reclusion temporal o reclusion temporal po, reclusion perpetua or dead. So, uulitin ko again, yung reclusion perpetua po ay hindi po yan lifetime imprisonment. Ang reclusion perpetua, ang duration niya ng sentence ay 20 years to 40 years. Yun po ah. Siguro general eh. Sabagay, wala namang mabubuhay kasi ng 40 years sa bilangguan. No? Meron po, may mga computation po dyan, may mga JIT. Good time allowance po kasi hindi na deduct yan kapag ang isang nakakulong ay maganda ang kalooban. Okay? So, yun ah. Reclusion temporal naman, ang duration yan ay maximum of 20 years. So, dito naman tayo. Yun ah, mahaba naman. Within 15 years, so, dapat makapag-file tayo or kayo. Ano naman tong penalty dapat? Afflicted penalty or capital penalty. So, pag sinabing capital penalties, nagre-range siya ng maximum of 12 years. 6, kumbaga 6 dosi. Minimum of 6, maximum of dosi, 12 years. Okay? So, yun po yung time na pagaganon po ang penalty ay dapat within 15 years, makapag-file tayo ng kaso. So, another. So, 20, 15, baba tayo sa 10. Ang 10 naman, yung mga penalty na maximum of correctional penalties. Pag sinabi pong correctional penalties, ang maximum po dyan ay 6 years na penalty. So, I think, probation, di ba? Dito papasok probation. Pwede rin. 5 years, aresto mayor. So, pag sinabing aresto mayor, so maximum din yan yung 6 years, minimum niya 4, 4 sa is
6 years to 6 years. Four years to 6 years. Okay. So below and 1 year. 1 year, no? Other similar libel, other similar offense na masisipat nyo yung penalty ng below 1 year, below 6 years. So, kailangan within 1 year ay ma-file natin yan o ma-file nyo ng kaso. So, kailan ba nag-i-stop yung prescription of crime? Tanong yun. Magandang tanong to, ah. So, maglalapse niyan kapag na-file nyo na doon hanggang doon sa court. Oh, tanong, pag nasa pulis ba ba may kaso na? Blatter lang yun, wala pa. Diba? Nag-i-start ang sinasabing kaso ay sa court or siyempre diretso yan. Pagdating sa court prosecutor, si prosecutor, i-dismiss yan kung walang probable cause. Ngayon, kung may probable cause silang nakita, automatic yan, ay ipo-forward sa court. So, doon nag-i-start yung kaso. So, ngayon, pag naka-file na yung kaso, stop na ang running ng prescription of crime. So, ang tawag naman doon ay pag tumagal doon sa court, pugos-pugos. Pugos-pugos. Delay yung tactics. Okay, di ba? Alam naman yung hukus-pukus o delay yung tactics, ay maraming malupit na ganyan. So, dun yun at pinapasok yung lamang ang mayroong bato. Lamang ang mayroong pera. Guys, so ganyan lamang kaikli yung Article 19 ng Prescription of Crime. So, for your any questions about Article 190, huwag po kayong mahiya o mag-PM sa atin, mag-comment sa box. At maraming salamat sa inyong likes. Alam nyo guys, yung likes, yan po yung para lang sa ano, ah, sa mga viewers nating unaware. Kung yung aware ka, it's okay. Yung likes nyo or dislike ay yun po yung nagpapalakas para maba yung isang video ay may isang likes. Parang may tinitingnan dyan si algorithm ng YouTube na kung halimbawa maka 100 likes ka, ay matik yung videos mo ay mapupunta sa recommended videos. Sorry, kung mapapansin nyo po, kung manonood kayo ng YouTube, no, pag nag-hemistic search kayo sa specific topic at nakita nyo, yung pong mga sumusunod dyan sa mandang kanan na nagbubius, ayun po yung power ng recommended videos. So, ayan po yung tumataas yung rating. Siyempre, kan nandyan na yan, eh. Ano pang gagawin mo? Di i-click at panuorin. So, yun po yung nagpapalakas sa isang video bukod po sa search engine. Kasi pag tig-search mo at nauna yung video mong lumabas, ang tawag nun search engine malakas. So, pumapasok ka sa top 5 or top 20 or top 100 videos na lumalabas. Ngayon, kung mapunta ka naman sa kanan, recommended videos. Kaya yung likes nyo ay makapangyarihan. So, kung ayaw nyo naman yung YouTubers, so kasi maraming sablay, ay aminin natin na marami talaga tayong sablay. Hindi naman natin alam lahat, no? Konti lang. Ay, bigyan nyo ng dislike, di ba? Mag-comment kayo ng for improvement. Baka sakali, gagawin natin yan kung kaya natin yung improvement. For now, pagtyagaan muna natin, gaya nito, na yung external mic ko ay nabasag, garalgal na yung labas output. So, hindi ako magamit. Mga bata kasi pinaglaruan. So, yun guys, so huwag na natin pahabain atin. Thank you for your subscribe and see you my next video. My name is Policia ko. At nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. At your service. Ang mga pa-shoutout pala, no? So, comment lamang po kayo sa inbox natin. So, para ma-plus natin yung mga channel nyo. So, maraming salamat sa inyo guys. Kung hindi dahil sa inyo,
hindi dahil sa inyo. Hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa inyo. Thank you. Maraming salamat.